Okay, so pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito po tayong shop, no? So alas 8 pasado na ho, alas 8 ng gabi pasado. Okay, so nag-vlog ho tayo ngayon kasi ito na yung pagkakataon para bigyan ho ng daan ng kasagutan yung request ng ating mga kababayan na technician kung paano nga ba gumawa ng pang direct start ng mga linear inverter, mga kamaster, kasi nahihirapan po sila kung paano nga ba gumawa. So itong gagawin nating video magiging kaagapan nyo ho, magiging gabay para hindi ho kayo basta-basta nahihirapan mag troubleshoot lalong-lalo na sa mga linear inverter. Pero bago yan, syempre bago ko ituro sa inyo kung paano tayo gumawa ng magbumuo ng pang direct start, kailangan, no, paalala lang, alamin nyo po muna kung ano nga ba ang model ng compressor ng ni LG, kagaya ho nito na mayroon tayong FLA 150 NBMA. Ito po yun. Ayan. Okay, so kailangan, mahalaga po, mahalaga na malaman nyo kung ano nga ba yung model, kasi may FC type, FA type, FLA type. So marami ho nga uri ng model si LG, mga kamaster. Okay, so syempre ituturo ko na rin ho sa inyo kung paano kumuha, no, hanapin yung mga connection ng compressor na to para hindi ho rin kayo naliligaw. Kasi pagdating ho sa ibang model, iba na ho, no? Baka sabihin nyo, ay, bakit pumutok ito, kamaster? Akala ko ba tama ho, tama yung ginawa mong pang direct start, pero bakit yung ginawa ko pumutok? Ayan. May mga dapat ho tayong isa sa alang-alang dyan, ha? Kung mapapansin nyo yung ating terminal, nasa baba ho yung isa, nakaganito ho siya. Ayan. So, nilagyan ko na ho siya ng identification. Itong kaliwa, no, power sa baba, common, sa kanan ay negative o no reading. So disregard yun na ho yan. So sa paghahanap po ng sa paghahanap ng connection, hindi naman ho kayo basta-basta maliligaw pagka ang kaharap niyo po ay FLA model. Okay po, ayan. Ayusin natin. Ayan, so masyadong against the light. Ayan, masyadong yun. Okay na? Kita na ba? Okay, so naka times 1 lamang ho tayo, no? So madali lamang pag FLA, madali lang ho. Okay? Hahanapin nyo lamang ho yung common at saka yung power. Ayan. So wala ho yan, ha? Ayan ho. Itong nasa kanan, i-disregard nyo ho yan, ha? I-disregard nyo ho yan. Huwag na huwag yung lalagyan ng supply yan. Ayan. Ayan. So dalawa lamang ho yan. Itong dalawang terminal lamang ho. Ayan ho. Yan lang ho ang lalagyan natin ng power supply, mga kamaster. Wala nang iba. Kahit ikot-ikot mo yan dyan, wala ho kayong makukuhang reading maliban sa dalawang ito. Okay? Itong dalawang terminal. Pero, paalala lang, sa ibang linear inverter, etong tatlong ito, may reading. Kaya, kaiingat po kayo kung saan nyo ilalagay yung power at saka yung common. Okay? Binabalaan ko ho kayo, naingat ho kayo. Okay? Sa FLA model, etong kanan, kapag kahalimbawa hinanap mo siya, ayan, so makikita mo naman, ito agad walang reading. Okay? Wala agad, walang reading 'yan. Ayun, oh. Kahit i-ground mo pa 'yan, walang reading 'yan. Okay? So ito lang ho 'yung dalawa. Okay? Madali lang ho sa FLA type, okay? So paalala lang. Ulitin ko, ha, para hindi ho kayo maliligaw, ha. Ayun, mga kamaster, ingat ho sa pag-direct start ng mga linear inverter, okay? Ito lamang ho 'yan, ha. 'Yan. Ito wala ho 'yan. Okay? Madali lang ho sa FLA type. Pero sa iba, sa FC type, medyo taglid ho tayo. Kaya binibigyan ko ho kayo ng idea na huwag ho tayong direct start ng direct start. Kasi yung iba, mayroong reading ito. Yung iba naman, 12, 10, tapos 7. O, paano nyo, saan nyo ilalagay yung power, saan nyo ilalagay yung common, terminal. So, sa mga susunod na pagkakataon, bibigyan ko tayo ng content dyan. Okay? Pero sa pagkakataon ito, FLA model muna tayo. FLA model 150 NBMA. Okay? So, ayan. Meron ho tayo dito pang direct start. Ayan. Okay. So, ito ho yung ginagamit ni Kamaster na pang direct start, no? Ayan. Iyon. Ayan ho. Okay? So, paalala, ha. Tatanggalin ko na ho. Itong ano na to, binuo ko lamang ho ito, ha. Binuo lamang ho ni Kamaster yung pang direct start na to. Tatanggalin na ho natin para makita nyo yung kabuuan. Yan. Yung housing ho ay kinuha lamang ho natin sa ibang inverter board housing. Okay? So paalala, ito ho yung ating, sundan nyo ho ako, ho. Ito yung ating plug. Ayan. So ito naman ho yung ating, ayan ho, ha, plug. Tinornilyo ko dito, then pinalasot ko ho dito. Ayan. Sundan nyo ho ako, mga kamaster. Ayan.
Ayan, ito lamang ho yan ha. Ayan ho, yan po yan. Okay, so sa madaling sabi, ito ho pala yung AC. Tanggalin muna natin to. Ayan ho, AC in. Ayan, AC input. Ayan, AC input. So dumaan siya ng kapasitor, kaya malinis ho yung ating kuryente na pumapasok sa ating compressor windings. At paalala ho, huwag na wag ho kayong gagawa ng mga pang direct start na hindi nyo pa dadaanin sa power supply. Ito pong power supply ay galing po ito sa Samsung Digital Inverter. Kinahoy ko lamang ho ito kasi ang output ho nito ay AC, pero malinis na. Okay, pero kung may halimbawa may EMI filter kayo, mas maganda. Pero hindi na ho gumamit ng EMI filter kasi dito pa lang sa power supply malinis na ho yung ating kuryente. Tapos pinadampa natin sa starting capacitor. So ito ha, ang termination. Ayan, ito yung power supply in input. Okay, dumaan ng kapasitor, ng chopper transformer. Tapos ito yung output niya. Ayan, ito yung output niya ha. Ayan ho. Okay, yung kulay pula dito, kulay pula din doon. Yung kulay itim dito, kulay itim din doon. So 220 input, 220 volts naman yung output. Dumaan lamang sa mga filter. Okay, paalala lang ha, for safety lamang ho. Kasi syempre, ang ida-direct start ho natin ay refrigerator ng customer, hindi naman sa inyo. Kaya kailangan dumaan muna tayo sa for safety first, ika nga, para hindi ho tayo nakaka-damage ng ating compressor windings. Napandar mo nga yung compressor, pero na-damage mo naman yung compressor windings. Pagkalipas ng ilang araw, isang linggo, ayan, nasira na yung compressor. Kasi nga, sa ating isinagawang pag-direct start, hindi ho tayo, hindi natin inisip yung safety. Kaya pinadaan ho natin to sa power supply. Okay, so yung output niya, ito ho yun ha. Ayan, dumaan ho sa starting capacitor. Meron ho tayong 5 microfarad. Okay, kasi 150 ho ito, 5 microfarad ho ang ating ginamit. Okay, sundan nyo ho itong kulay pula. Ayan, ito ho yung kulay pula ha. Ayan ho, ayan. Yung kulay pula na yan, pumasok sa filter capacitor, sa starting capacitor. Ayan ha, yung kulay pula, pumasok sa starting capacitor. Tapos lumabas, ito na ho yun. Okay, ito na ho yun ha. Sundan nyo ho ako, mga kamaster, no. Ayan ho. Ayan. So hindi naman ho kayo maliligaw. Ito ho yung pula sa power supply. Ayan. Ito ho yung pula sa power supply. Dumaan ng mga filter. Then ito na ho yun yung output. Pumasok ho sa ating starting. Okay, pumasok sa ating starting, then lumabas dito sa ating starting, papunta naman ho, pumasok naman ho sa overload protector for safety, then lumabas naman ho sa overload protector, then pumunta na ho siya sa ating socket. Yun, ito na ho yun. Okay, ito yung neutral. Yung line naman, ito yung itim. Ayan, kulay itim, ito ho yung kulay itim. Yung kulay itim, pumasok ulit. Ayan, sa power supply, lumabas, ito kulay itim. Then yung kulay itim naman, dire-diretso na ho yan sa socket. Hindi na ho yan duma sa kapasitor. Yan. Yung line po natin ay dire-diretso na sa socket. Ito na ho yun. Ayan. Okay, klaro na ha mga kamaster. Ayan o. Okay? Okay na. So, pandarin natin. Puputok naman yan eh. Okay, tapos ito. Ilagay ho muna natin yung power supply. Ito. Ito, ito, ito. Ayan o. Kabit natin ha. Ayan. Okay na. Okay, simple lang, simpleng-simple lang ho ito. So kailangan lang ho natin padaanin sa power supply para nasasala ho yung kuryente. Malinis ho yung boltahe. Okay? At para sa ating safety, may overload protector ho tayo dito. Ayan. Siksik lamang ho natin dito. Ayan. So okay na, pandarin na ho natin. Ayan. Terminal pala ito. Yung terminal na to, ilalagay niyo ho dito ha. Ayan oh. Yan ha, yan oh. Yan, kung nakaharap kayo sa yung socket nyo, 'di ba ito yung power, ito yung common. Okay? Lalagyan natin siya dito. Ayan. Okay. Klaro na. Pandarin natin. Okay, so tinanggal ko muna sa yan. Okay, ito na yung ating connection. Yun. Ayan. So, atin yung ating plug. Ayan ha. Ayan o. Malinis ho yan. Ayan, okay. Ayan na. So, una ho natin. Ito walang switch ha. Diretso ano ito. Pwede naman ho natin lagyan ng switch. Yeah. Okay. So, ready na ho tayo. Kasalpak na ho lahat. Ayan. Okay. Plug na ho natin. 1, 2, 3, go. Yun o.
Yun yung nadalibin yung pakasalan, no? Yahoo! Kuhanan po natin ang amperahe. Kuhanan po natin ang amperahe. Yan, dito po tayo sa line. Yun. amperes. Yan, ito lamang yung ating starter ha. Yan lamang ho yan, wala hong ibang connection yan ha, mga kamaster ho. Ayan, oh. Hindi ho tayo gumagay doon sa ibang mga lahi na nandadaya. Ayan. Ayan, oh, no? So, madali lang naman, mga kamaster. Off natin, ha? Off natin. Tingnan yung amperahe, ha? Kita ba? Ayan. Tingnan yung amperahe. Off po, ha? Yun. Okay. Then, i-on ulit natin. Yun, oh. Ayan. So, sana no, nakatulong itong munting video na aking binahagi sa ating mga kabayan na technician kung paano nga ba gumawa ng direct starter ng mga linear inverter, mga kamaster, no? Tama sabi mo. Yun, no? Oha. 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 Yun. So, ganun lamang ho, yun, no? Ito lang ho yun, no? So, 5 microfarad ho yung ating ginamit na ano, no? 5 hanggang 10 microfarad ang allowable natin, ha, mga kamaster na kapasitor. Off na natin. Yan. Ah, tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. So, mga kamaster, no, ayan, no. So, nakuha nyo na, ha. Tatanggalin ho natin itong ating ulit. Tanggalin natin to. Ayan. Ulitin natin, ha, para nakukuha nyo. Ayan po, ha. O. Ito yung AC in. Galing ho sa ating plug. Ayan. Galing ho sa ating plug. Ayan. Okay. Walang ibang connection yan. Ayan, tinornilyo na lang ho ni Kamaster para hindi ho nagagalaw-galaw basta-basta. Ayan, AC plug in, AC in. Yung out nya, yung kulay pula muna tayo, ha. Yung kulay pula, lumabas din dito kulay pula. Papasok ho siya sa kapasitor. Itong kulay pula, papasok siya sa starting kapasitor. Okay, papasok sa starting kapasitor. Naglagay lang ho, namang ho tayo ng terminal. Ito, para hindi ho ano, yung socket na yan. Papasok ho, ito yung ano, ha, AC ho to. Papasok yung kulay pula, ha, papasok dito, ulitin ko, ha, o papasok dito sa kapasitor, lalabas dito, papunta naman ho siya ng overload protector. Ayan, overload protector, papasok sa overload protector, lalabas na naman siya, then papunta na ho ito sa socket. Ayan, okay, yan, papunta ho yan sa socket. Okay, yung kulay blue naman tayo, yan, kulay blue, dito ho ay kulay itim, yung AC in, yung AC out, kulay itim din, ito ho yun, ha, ayan. Ayan. Ito na ho yun. So, ang kulay lamang ho ng wire ay ginawa kong yellow-green. Yan. So, ito yung line, ha. Line. Yan, o. Dire-direch ho siya sa ating plug. Okay? Sa ating socket. Okay? So, nandito yung, ito yung power, ito yung common. Okay? So, ilalagay ulit natin. Okay, ayan o. Parang ko yun. Ayan. O yun. O ha. Okay. So, walang ibang connection yan. Kundi yan lamang ho. Ayan. So, paandarin na ulit natin. Okay, wala pa ho yan ha. Ayan o, wala pa ho yan. Okay, ayan. Ayan. Una natin ha. Una natin. Ay, yung clamp pala. Yung clamp. Ayan. Yung clamp. Yun. Okay. So, una natin. Kulit. For the second time. For the last time. Una natin, ha. Yun. amperes.
Ayun. So, sana, no, mga kamaster, nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa mga oras na ito sa ating mga kababayan na technician kung paano nga ba gumawa o bumuo ng pang linear inverter na direct starter, mga kamaster. Okay? So, ganoon lamang ho. Ang mahalaga po, sabi ko nga sa inyo, padaanin nyo po sa power supply. Kahit anong power supply po yan, basta ang output natin ay AC na dumaan muna sa kapasitor, sa filter, para malinis ho yung ating voltahe na pumapasok sa ating compressor, lalong-lalo natin refrigerator ng customer ang ating dinadirect start. Okay, mga kamaster, ano lamang ho, huwag na huwag ho kayo magdadirect start na hindi nyo pinadaan sa power supply, no, kasi baka ho magkaroon tayo ng problema sa windings. Okay? Tama sabi mo. So, yan, off na ho natin to. Yun, off na ho natin. Yan. So, wala na ho. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang gabi po.